Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyon. Araw ng Biyernes, mahalaga po ito para sa ating mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Bawat isa, nagdadasal tayo sa ating kapwa-deboto. Bawat isa sa ating, bawat individual, ating pinakamalalim na kahilingan. Lumalapit tayo, nagmamakaawa tayo, naninikluhod tayo, humingi tayo ng pabor. Bawat isa sa ating may pinagdaraanan. Napakadami natin. At tayo'y lumalapit sapagkat tayo'y nangangailangan. Desperasyon. Wala na tayong ibang makakapitan kung hindi ang kanyang kabutihan. Kung maari, Panginoon, kung maari lang, di kami karapat-dapat sa harapan niyo. Kami lang po ay nakikiusap ng sinsero upang ang aming hinihingi, kapakanan naman ito para sa aming mahal sa buhay, ay iyong dinggin. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y
nagsalita sa kanya ang Panginoon, "Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko." Pagkasabi nito'y, dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin, ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol, ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Elias, bakit ka naririto?" Sumagot siya, "Dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Tinalikdan ng bayang Israel ang inyong tipan. Winasak ang inyong mga dambana. Pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumalik ka sa iyong dinaanan, sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo ng lunsod, pahiran mo ng langis si Jasael bilang hari ng Syria, at si Jehu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Mehola bilang propetang hahalili sa iyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Magsitayo na po ang lahat. Thank you.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, narinig ninyo na nung una'y iniutos sa mga tao, huwag kayong makikiapid. Ngunit kayo sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin na may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkasala, dukutin mo ito at itapon. Sapagkat mabuti pang mawala ka, ang isang bahagi ng katawan mo kaysa buong katawan mo ay itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon mo. Mabuting mawalang ka pa ng isang bahagi ng katawan kaysa ang buong mong katawan ay matapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinaghiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi mang ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya din. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Ngayong araw ng Biyernes, Biyernes tayo'y dumalapit at pinipresenta natin ang pinakamalalim na kailangan natin mula sa ating puso, mula sa ating kalooban. Pinabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Naikwento ko na po ito. Mahalagang totoong nangyari. Dadagdagan ko lang po ang detalye. Bagamat gusto kong itago ang kanilang identidad kung sino sila. May katulad natin, katulad ninyo, may isang tatay kamakailan nandito, umiiyak. Bakit siya umiiyak? Bihira po sa mga lalaki ang nakaluhod at umiiyak. Wala na siyang pakialam. Ano man ang sabihin ng tao. Sapagkat ang kanyang anak ay wala ng buhay. Yun ang kahilingan niya para sa kanyang anak sa Senyor. Noong, ano ba kahapon? Miyerkules ng hapon. Napaka, siyempre dito, ang dami sunod-sunod yung mga pangangailangan ng tao. Dumarating na lang dito. Yung nauna ay may isang pare, Opus Dei. Nilagay natin ang larawan ni San Jose Maria Escriba. Tapos ay sana, sabi ko, Father, yung isa sa mga kabataan namin, magtatapos na dito sa Santa Catalina. Nandun si Cardinal Advincula. Kung maaari po, Father, ay maghahanda na kami. At dumating nga itong pamilyang ito. Hindi ko, sabi pupunta, pero hindi ko alam kung kailan, kung anong oras. Pinakilala, naalala ko nga pala at pinakilala ko doon sa pare.
ang kapangalan pa ng paring taga Opus Dei, Father Willie Ong, hindi po ito yung tumakbong pagka-vice presidente. Ito po yung Father, may milagro sa pamilya nila. Anong milagro? Hawak-hawak ng nanay ang kanyang anak. Dala-dala ng nanay, nandun ang tatay at yung isa pang panganay na anak na babae. Father, ang anak ko dati, kataga ng nanay ito, lifeless. Lifeless. Kaya nga, bagamat nagmamadali ako noon, siyempre si Cardinal, naghihintay. Pahintay mo pa yung Cardinal ng Maynila. Boss mo yun. Alam mo na, takot tayo sa mga boss natin. Pero ito'y iba. Binasbasan ko po ng kamay ng Nazareno sapagkat natupad. Alam niyo ba, pari ako. Eh siyempre, tinutulugan niyo yung mga sermon, yung mga kahit na yung ebanghelyo. Ah, noon-noon pa yan. Sa malayong lugar pa yan. Alam ko na yan. Oo, narinig ko na yan. Pakinggan niyo yung kahiling mo, Panginoon. Hindi ko kayo sinisisi. Pero, ang ebanghelyo si Jesus ay totoo. Ang patay na bubuhay. Hindi po imbento ko ito, hindi po storytelling alay ito. Sabi ng nanay mismo, dala-dala ang kanyang anak. Ang pangalan ng kanyang anak ay Joaquin. Tinanong ko, ano pangalan ng anak? Joaquin. Buhay na buhay. Natutuwa ang nanay, dala-dala. Binasbasan ko silang apat ng kamay ng Nazareno. Ang natutuwa, alam nyo, sa lahat, yung panganay na kapatid na babae, yun ang napapaiyak na buhay ang kanyang kapatid. Alam nyo ba yan? Patay. Nainabanggit na ako milagro sa inyo ng Nazareno. Bulag. Si John Ken. Nakakakita. Lumpo. Yung jeepney driver na taga Bulacan. Balangay. Miyembro ng Balangay. Lumpo. Ngayon, nakakalakad. Nakakapasada na. Kaya sa taas ng presyo ng gasolina, ewan ko na kung namamasada siya. Pero ito, bulag, nakakakita. Lumpo, nakakalakad. Pero patay. Buhay. Purihin, dakilain, sambahin. Kulang ang aking pananalita, Panginoon, upang pasalamatan ka. Ako na nakasaksi na hindi karapat dapat ako upang kung lumalapit tayo, kung umiiyak tayo, kung sincero tayo sa ating kahilingan, kahit patay na ang inyong anak, bubuhayin ng Panginoon! Sige na po, sinagam. Yun po yung aking aral. Ako'y pare, meron akong asignatura. Papaliwanag ko yung salita ng Diyos. Kahit na hindi kayo makinig sa mga susunod na sasabihin, okay lang. Sa ating unang pagbasa, unang hari, nasambahin Diyos. Hinahanap natin ang Diyos sa mga espektakular, sa mga ingrande, sa mga palamuti, sa mga kaek-ekan. Wow! Wow! Masindak silang lahat. Dumating ang malakas na hangin. Kasi lakas ng super typhoon, signal number 5. Nandun ba ang Diyos? Wala.
Ito ko'y si Propeta Elias. Pagkatapos na napalakas na hangin, dumating naman ang lindol. Magnitude. Hindi ko alam, napakataas. Yung mga yanig na kaliwat kanan, taas baba. Nandun ba ang Diyos sa lindol? Wala. Pagkatapos ng hangin, pagkatapos ng lindol, apoy na lumilihab. Napakainit, nakapapasok. Dumidikit na sa balat, sa mukha ang apoy. Nandun ba ang Diyos sa matinding init ng apoy? Nakakapaso, nakakasunog? Hindi po. Sensitibo si Elias. Meron isang bulong na tinig. At nakilala niya ang Panginoon sa simple, sa tahimik, sa pabulong, nandyan ang Diyos. Tayong naakit, mga modo, mga pasyon, yung tahimik, yung karaniwan, yung payak, yung ordinaryo, nandun ang Diyos. Kaya hindi mo napapansin, hanapin natin. Lahat tayo hinahanap ang Diyos. Unang pagbasa. Sa ating Ebanghelyo, ayon kay San Mateo, hindi po ako nagmamalinis. Ako'y taong makasalanan. Oh, Father, kayo rin. Bago kayo mag-sermon, tingnan niyo sarili niyo. Pero kailangan ko po ipahayag ang katotohanan. Pinakamahirap itong mag-sermon, ang ika-anim na utos. Huwag kang makikiapid. Nagdadasal po tayo sa pagbubuklod ng pamilya. Ilang bahay na nasira ng kahalayan. Ilang tahanan na ang winarak ng pagnanasa sa babae. Iba na yung panahon ngayon, hindi lang yung pambababae. Panglalalaki na rin. Iba na yung bunitong henerasyon na ito. Yung pita ng laman, hindi natutupad ang mga pangako sa kasal. Pinagpalit, pinag-abandona, matanda na, may mas bata, may mas maganda. Ayun, extramarital affair. May mga relasyon sa iba. Hindi ko na ito patatagalin, mga kapatid. Sinisira, winawarak, binubuwag ang kagandahan ng pamilya, ang mga mahal sa buhay. Kaya paalala sa atin, hindi ka nga nakikiapid, pero sa isipan mo, sa puso mo, puro kabuktutan, kadumihan, doon nagsisimula yan, mga kapatid. At tayo'y lumalapit ngayon, Biyernes ngayon, sa puso ni Jesus. Biyernes, kaya nga unang Biyernes, kamahal-mahal ang puso ni Jesus. Bago itong puso ng pagmamahal, bago itong puso ng henerosidad at pagkakawanggawa, isang pusong malinis ito. Ituring natin ang kapwa, lalong-lalo na ang kababaihan, hindi obyeto ng ating pagnanasa. Sila'y kapatid. Kapatid na babae,
nanay, lola. Alam ko po, mahirap ito. At baka tinakpan na ng ilan sa inyo ang inyong tenga sapagkat yung iba ay nakakulong. Ha? Nakakulong yung tanikala ng sexualidad, pagnanasa. Ha? Yung kasamaan, hindi ko alam ang sitwasyon. Pero tayo po ay nagdadasal kung ikaw ay nakalulon sa bihag ka sa laman. Naakit ka. Maganda yan. Oh. Yung mata mo. Oh. Eh, nako. Ayun. Marami kong halimbawa dyan. Pero, kung maaari po, pakiusap po, kaya malumanay ako nagsasalita sapagkat hindi po ko nagmamalinis. Hindi po ko talagang pupupukin ang ulo nyo, kundi alang-alang sa mahal nyo sa buhay. Alang-alang sa pinakahahalagahan nyo. Alang-alang sa relasyon natin sa isa't isa. Sa hirap ng pagbubuo, kung itaguyod natin ang ika-anim na utos at lahat na mga utos ng Diyos, mas gagandang ating pamilyang ating tahanan ng ating komunidad. Yun lang po. Ako po'y muli, dinadakila ko ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, na nagsabi, ako ang resurrection, ako ang muling pagkabuhay, ako ang buhay. Ito mga kataga nito, nagkakatotoo. Sa pamilyang binaspasan ko, yung sanggol, ha? Yung sanggol si Joaquin, buhay siya. Papasalamat yung nanay niya sapagkat dala-dala niyang patay. Alam niyo ba, hindi po ako nanay. Lalaki po akong natutokso. Hindi po ako naging babae. Pero sa mga babae na pinapahalagahan yung sa siyam na buwan, namatay, sabi niya sa isang pari pa, lifeless ang anak ko, lifeless. Ngayon, masigla, mabigat, guwapo, pinagmamalaking anak nila, kapatid niya. Dakilain muli natin ang kapangyarihan ng puon. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, muli, katulad ng tatay na nagmakaawa na buhayin ang kanyang anak, gayon din tayong sinsero ilapit ang ating petisyon sapagkat mawain ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Walang hindi makapangyayari ang Diyos. Kaya nga, Diyos ay Diyos. Maniwala tayo ng taimtim. At purihin natin sa ating buhay ang ating Nuestro Padre Jesús Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na gawin niya tayong ganap sa atin ang kanyang gawain ng pag-ibig at katapatan. Tugon po natin, gawin mong kaming banal na tulad mo, Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy na ipahayag ang karangalan ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal na pagsasabuhay ng kanilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga mag-asawa naway maging matalas ang pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pagsasama. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga dumaranas ng kahirapan sa buhay
May mag-asawa naway patuloy na magsumikap na isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda, ay nalulumbay, naway makaranas ng pag-aalay ng ating komunidad. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga pumanaw, naway mabigyan ng puwang sa walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang kasal. Ang kasal upang maging tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa kapayapaan sa piling ng bawat isa. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalo mo kami makaisa niyang lugusan upang ang pagsamba sa iyo ay marapati naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ang sarili ng kami matubos. Kaya't ipinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanap. Kaya't sambayanan mo'y dito'y nabanaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagib sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaysa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamat ang kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora. Nang kabyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sa inyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oh.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyong mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala ng mga pangal sa binyag, naiklaw ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.